Welcome back to my YouTube channel again na medyo busy lang. May lang uli nakapag-upload. Kung bago ko pa lang sa channel ko po, huwag kakalimutan mag-subscribe, hit the notification bell, and like, and share, and comment. And thank you! Thank you pala sa lahat ng mga nag-like, nag-share, at nag-comment. At laging nanonood ng YouTube channel ko. Siya nga pala, i-share ko sa inyo po ang aking experience noong March 29 po ng 19. Nag-apply ako para ma-monetize ang aking YouTube channel. Dahil na-meet ko na ang 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. At nag-email na rin sa akin si YouTube na pwede nang ma-monetize yung YouTube channel ko. At nag-send feedback ako para mabilis ang response ni YouTube. Ini-screenshot ko ang 1,000 subscriber ko at 4,000 watch hour ko at yung aking account na picture. Ang tips ko lang sa inyo para mabilis ang response ni YouTube within 24 hours, ay mag-send po kayo ng feedback sa kanya. Kagaya sa akin, within 24 hours, nag-response sa akin si YouTube. At ang sabi niya, may reuse content daw ako. Pero lahat naman ng video ko ay gawa ko. Parang maghahanap ka ng karayom sa buhangin kasi si YouTube din niya sinasabi kung ano yung reels content mo na video. Bago pa lang akong vlogger, naghahanap ako ng mapag-editan na madali. Nagda-download ako sa Play Store ng Mago at saka Filmmaker at intro. Yung intro ko at saka outro ko ay iba. Parang yung isang video ko, iba yung intro kay Mago, kay Filmmaker, parang hindi ata pwede yun. Kung power director lang siya, power director lang yung pinaka pangalan ng video, yung thumbmark niya. So parang hindi ako sure kung yun ba yung reuse content ko, or kasi kinukuha ko lang siya sa mga Play Store yung para madaling makapag-edit ng mga video. Pero tinry ko na rin na i-delete ko yung mga video ko na may mga ganon. Pero hindi ako sure kung yun ba yun. Pero ang pinaka-resolve ko na lang ay ini-risk ko po. Pero ang mga tips ko sa mga bagong vlogger na kagaya ko na ganon, siguro pwede naman din ninyong hindi gawin yung nangyari sa akin na na-reuse content ako. Pero hindi ako sure kung yun. Pa din ako kay YouTube kasi mabilis siya nakapag-feedback sa akin within 24 hours. Nalaman ko na may reuse content daw ako. At least, kunti pa lang yung video ko na paghahanapan ko ng reuse content. At di rin sinasabi ni YouTube sa video mo kung ano yung reuse content mo. So, ikaw yung maghahanap ng reuse content mo sa video mo. Sa aking mga panood ng aking video, kung po kayo ay may idea, pwede po kayong mag-comment sa aking YouTube channel. Pero nag-research na rin din ako kung ano ang dapat gagawin at kung ano yung mga dapat gagawin, at chinek ko na rin kung ano yung mga reuse content ko, at nakapag-i-res na rin ako ng ilang mga video ko. Pero sa mga may mga idea, pwede din kayo mag-comment kung gusto nyo po. Pero maraming salamat sa mga viewers and subscriber ko sa walang sawang suporta na nanonood. At mag-send na lang kayo ng feedback kay YouTube para mabilis ang feedback. Within 24 hours, makakapag-respond siya ng malalaman mo agad yung channel mo ay approved na. Thank you for watching and see you my next reapply in YouTube April 20.